Ate, ate, lalikod ka na lang ha. Huwag ka nang haharap. Charot. At dahil araw nga ng aking kapanganakan, ay naisipan kong kulayan ang aking buhay. Este, ang aking buhok pala. Kaya na lang ang mag-isip kung anong kulay ang lalabas sa buhok ko. Shoota mga mare, pinapanood ko na lang kayo, pinag-isip ko pa kayo. Ito naman ay trip-trip lang, walang basagan ng trip. Pagkatapos kong nilagay ang lahat ng pangkulay, ay hinalo-halo ko na ito hanggang sa siya ay mahilo. Siyempre, ang susunod natin gagawin bukod sa paghahalo ay ang paglalagay ng gloves para may protection tayo sa ating kamay. Siyempre, kailangan meron din yung kabilang kamay. Para nga naman pantay. Oh, ayan, mukha ka ng chef. Akala mo naman kung anong gagawin. Uumpisahan ko na nga mga mare ang pagkukulay ng buhok ko dahil marami pa akong gagawin. Siyempre, uunahin nating lagyan ng kulay yung bandang ilalim hanggang sa pataas ng pataas hanggang sa malagyan na natin ang lahat ng buhok ko. Shoota, ganun ako kalakas. Tingnan nyo, parang si Wonder Woman. Pero yung totoo, mukhang kagigisi lang sa higaan. Charot. At dahil ngayon nga ang aking birthday, ay nag-aantay ako ng mga regalo bukas ng aming tahanan para sa mga ibibigay ninyo. Charot. Ito na nga mga mare, at nakulayan ko na nga lahat ng aking buhok. So, itatali ko na lang ito or maghihintay na lang ako ng mga 30 minutes to 1 hour para banlawan. At dahil meron pa ngang mga natira na pangkulay sa lalagyan, ay pinipilit ko na lang itong ubusin sa buhok ko. Siyempre, alam nga namang ilagay ko pa ito sa buhok mo, ipapadala ko pa dyan sa inyo, gastos pa. At dahil pinilit ko nga siyang ubusin lahat sa buhok ko, ayan ay basang-basa. So, hintayin ko na lang itong matuyo. Ito na nga mga mare ang kinalabasan ng pagkukulay ko ng buhok na dati kulay itim na itim. Ngayon ay nagkaroon na ng kulay. So, diba? Ang ganda-ganda. So, inuulit ko mga mare. Nasa na mga regalo?